Alright, so eto. Oh, shoutout sa Team Bantad. Siyempre, mabuhay tayong lahat. Ngayon, eto, present tayo sa ating topic ngayong tanghali, mga katimbantang mga karancho ko. Alam niyo ba, no? Naniniwala ba kayo sa karma? Mga katimbantang mga karancho ko, naniniwala ba kayo sa karma? Kasi etong mga nakarang araw, may mga lumabas ngang balita na yung mga vlogger o mga vloggers na bumabanat kay General Bantag. Actually, hindi lang basta banat eh, no? Pinagmumura pa si General Bantag. Alam nyo ba, ngayon ay kinakarma. Ayoko mag, ano ha, wala naman akong intensyon na sila ay anuhin, no? Sabi ko nga, ayoko yung ipanalangan na sila ay maano. Ang panalangin ko sa kanila, kung sila man ay may karamdaman, ay gumaling sila. No, gumaling sila at ma-realize nila yung kanilang mga kamalian. Yun ang prayer ko sa kanila. Eto na isa, etong isa talaga matindi nito eh, no? Sip-sip ito, talagang sip-sip sa administration itong isa ito na kinarma din. Diba? Totoo ba ang karma sa inyo? Sa inyo guys, totoo ba ang karma? Naniniwala ba kayo? Sige, unahin natin ito isang vlog na tinutukoy ko, no? Ma'am Sniper, shoutout po sa iyo. Unahin natin itong isang vlogger na ito talagang sobrang sip-sip ito sa ano eh, sa administrasyon. Remember, siya ay isang dating Duterte supporter, no? At binigyan nga siya ng posisyon ni Duterte sa gobyerno itong vlogger na ito. At kasamahan ito noon ni Mocha Uson, na Banat Bay at iba pa mga Duterte vloggers, no? Ka ano like Sas, no? Si Sas ka ano niya rin, dati niyang kaibigan. Ngayon itong si vlogger na tinutukoy ko, ito yung sinatawag nilang Taing Pinoy. Remember Taing Pinoy? Ang totoo niyang pangalan Stinking Pinoy. Si Taing Pinoy po ay natalo ngayon sa kaso. Natalo ngayon sa kaso ito si Taing Pinoy. Kasi nga, dahil doon sa isang kakamping o dilawan vlogger na ibinunyag niya ang katauhan Data Privacy Act, doon siya nadali. Jomi Sulabro, shoutout! Nadali siya sa Data Privacy Act. No, ibinunyag niya ang katauhan nitong si Hover Lauro ba 'yon? Nakalimutan ko pangalan noon. Oh, yung isa sa mga bumabanat din noon kay Tatay Digong. No, hindi ko lang alam kung kinarma 'yon. Siguro kinarma din siya. Ngayon, nagsampa ng kaso, kinasuhan si Taing Pinoy. At 'yun na ang nangyari sa kanya. No, at yun na nga ang nangyari. Dahil natalo siya at pinagbabayad siya ng daños perjuicio na 350,000 pesos. Napakalaki nun mga katimbantag, mga karancho ko. At alam niyo ba ito si Taing Pinoy, talagang matindi rin ang mga binanatang binitiwang salita nito kay General Bantag noon. Kung ano-ano masasakit na salita. Kaya siguro karma niya na yon. Hindi lang naman siguro kay General Bantag kasi marami siya mga inapak-apakan din eh. Actually, may mga vlogger din siya talagang inapak-apakan eh nung siya ay dumikit dyan sa Marcos administration. O yan, si Taing Pinoy. Kaya mga katimbantag, mga karancho ko, parang karma na rin yan sa kanya. No? At eto pa isa, napabalita naman, eto isa, parang balita ko yung kanyang health condition naman. Ayan, isa rin sa mga bumabanat kay General Bantag, no? Hanggang ngayon, siya pa rin ay nabanat. Walang iba kundi ang si Tapwak. Tapwak pa pangalan nun? Totong pangalan nun? Ayun, nakita ko nga, no? May video ako nakita sa kanyang channel na siya ay naka-confine sa ospital. Sana sila kapag sila ay gumaling, matauhan na sila at magbago na sila. No, wag na yung puro masasakit na salita ang lumalabas sa kanilang mga bunganga. Sabi nga ng Panginoon, no, sabi nga sa Bible, no, kahit kumain ka ng maruming pagkain o ilagay mo sa iyong bunganga, kainin mo, yun ay nalilinis na sa pangalan ng Panginoong Hesus. No? Pero, ang pinaka nakakatakot,
ang nakakaano talaga ay yung lumalabas sa bunganga. Oo, mga katimbantag, mga karantso ko. Kaya kayo ha, mga katimbantag, mga karantso ko, paalala ko lang, huwag kayo maglalabas ng mga maruruming salita. No, huwag kayo maglalabas ng maruruming salita kasi hindi yan kaaya-aya sa Panginoon. Tayo po ay nakasuporta kay General Bantag. Nandito tayo sa kanya dahil alam natin, naniniwala tayo na si General Bantag ay nasa katotohanan. Pero yung galit natin doon sa mga taong bumabanat kay General Bantag, huwag natin masyadong anuhin. No, ang mahalaga eh, nakasuporta tayo at ipinapanalangin natin ang kaligtasan ng General Bantag. No, ngayon, eto pa isa, si Cosing naman. Pero si Cosing, wala pa namang karma na natatanggap. Wala pa namang karma na natatanggap yan si Cosing, kaya... siguro sa kanya wala pa, no. Tsaka isa pa, siya ay spokesperson kasi ng mga ano eh, no, ng mga lapid, kaya ito si Cosing eh talagang aktibo rin sa pagbanat kay General Bantag. At doon sa mga tropa niya na mga vloggers din na bumabanat din kay General Bantag. Naniniwala na si General Bantag ay masama. Sabi ni Ma'am Alma Bigata, maging aral na yan sa mga tao mapanlayat ko yaras. Tama! Oo. Kaya tayo po mga kababayan, mga karantso ko, mga katimbantag, maging mahina, hindi tayo sa pagbibitaw ng ating salita, hindi porket galit tayo, eh sinasabi natin, ano, mas maganda na mag-pray na lang tayo, isama natin palagi sa prayers natin si General Bantag. No, ganun na lang. Kasi alam nyo, kung galit ka sa isang tao, nakakapag-isip ka ng masama, nagkakasala ka rin. Ha? Totoo yan, nagkakasala ka rin. Kung kayo po ay ako, hindi ko naman sinasabi ako ay ano talaga sa active, ano sa pagbabasa ng ano ng Biblia, pero dahil nga may mga misa may mga pastor na nag-share ng salita ng Diyos sa amin, binabasa kami ng Bible, doon ko na pagtanto na hindi pala tayo dapat, no, hindi pala tayo dapat na umano sa ating kapwa, no. Huwag tayo maging mapanlait, no. Huwag tayo magbibitaw ng salita na hindi maganda, no. Kung may galit tayo sa kanila, ipag-pray na lang natin. Yan ang dapat ating gawin. All right. Ako naman po, hindi ko po dito pinopromote yung hate. Love lang po talaga. Ha? Hindi porke tayo ay supporter ng General Bantag, dapat kung sino man yung mga taong umaapi kay General Bantag ay magagalit na rin tayo. Mali po 'yon. Huwag po nating hayaan na umiral sa ating mga puso ang galit din sa ang galit so sa ating kapwa. Mas maganda ipanalangin natin sila, no, na hipuin sila ng ating mahal na Panginoon na sila ay magbago na, no, like dito sa sinasabi ni Ma'am Sniper, tingnan niyo. I love you, Bonjing. O, di ba? Nabasa ko yun. Ma'am Sniper talaga. Well, ano naman yan, biro. Pero alam ko, kayo lahat ay, alam nyo rin yan na, basta ipag-pray lang natin sila. Kung sila man ay muling bumalik sa kanilang mga tungkulin, sana po ay hipuin sila ng Panginoon. Sana po ay makapag-isip-isip sila ng maayos. Di ba? Para naman ang sa ganun ay itama nila yung kanilang mga pagkakamali. Pero minsan kasi kahit na na-realize na nila, pag umiral talaga ang pride, wala, no. Mas iiral pa rin sa kanila yung kanilang maling gawain. Sana po ito mga taong nakaranas ngayon ng hindi maganda, lalo sa kanilang mga health, sa kanilang mga financial matauhan na. Si Taing Pinoy, 350,000 ang kanyang babayaran ngayon, no, sa kay Joven Lauro yata yun, kung di ako nagkakamali. Isa rin yun, no, sa mga bumabatikos kay Tatay Digong, at talaga namang sobrang kontrabida yon. Oo. Yung si Joven Lauro na yon, na dati nakatago pa yung sa iba niyang katauhan. No, kaya nga nabunyag siya ni Thinking Pinoy. Kasi talagang nag-research si Thinking Pinoy at talagang iinan na talaga yung kung ano ang pagkakakilanlan niya. Kaya yung mga ibang vloggers na ingat-ingat din kayo, ha?
baka magaya kayo kay Thinking Pinoy kasi meron mga, 'di ba, may mga anti-bantag vloggers, mga anti-Tevez vlogger na bumabanat diyan na nakatakip ang mukha, nakatago ang mukha. So ingat-ingatan niyo rin kung ano ha, huwag niyo masyadong iano sa social media kasi baka makasuhan din kayo ng anti tawag dito, Anti-Privacy Act. Kung may isip, sabi naman. May isip yung mga yaman, Alma Brigata. Meron may isip yun. Our greatest luck, Kabote Boto, Sniper Angel Eyes, Loves Bombs, Rojo 23, Jesus Baldipeña, Mark Kilingkong, Jesus Baldipeña, doble-doble ah. Team Bantag. Ano. Amil Cabrera, shoutout po sa inyo sa Saudi Arabia. I love you, Kuting Uncle Goryo of... Sabi ni Ma'am Sniper, oh, mahal kayo ni Ma'am Sniper, yung mga kontrabida sa buhay ni General Bantag, mahal na mahal kayo ni Ma'am Sniper. Ha?